nagre-grocery haul tayo ngayon. I-haul natin yung mga pinamili namin ng mga grocery. Yan. Kanina, nag-grocery kami for the month of July. Kung lagi na kayong nanonood ng grocery haul ko dito sa channel ko, alam nyo na kapag nag-grocery ako, pangbultuhan na or once a month lang. So, buong ano na to, budget na to for the whole month of July. Yan, kasi dito sa bahay, ano kami dito? 8 kami dito, family of 8. So, 4 yung mga adult at 4 naman yung mga bata. Kaya, kung mapapansin nyo, sinasabi nyo na marami, mukha lang siyang marami, pero in reality po, mabilis lang siyang nauubos talaga dito sa bahay namin kasi marami nga kami. And also, hindi pa kasama dito yung budget namin ng pang hapunan everyday. So, iba pa yung budget na pang dinner. Kasi yung heavy meal namin dito is dinner. Kasi nandito kami lahat sa bahay. So, everyday, dahil malapit lang kami sa may palengke dito sa amin na dadaanan lang namin every time na umuwi kami galing sa trabaho. So, dumadaan na lang kami sa palengke para bumili ng mga isda, ng karne para lulutuin pang dinner. So, yung ginagrocery lang namin is yung pang breakfast at saka yung pang lunch ng mga bata kasi nga sila lang yung naiiwan dito sa bahay. So, at samahan nyo ako sa ating grocery, monthly grocery haul. So, dito muna tayo mag-start. Every time na nagro-grocery ako, dumadaan muna ako sa may department store at sa Japan Home. So, na naman yung mga nabudol ko. So, sa mga mamis dyan, alam ko nakaka-relate kayo sa mga budol-budol. So, eto siya. Lagayan to ng prutas. So, bumili ako ng isa. Kasi yung lumang lagayan namin ng prutas, plano ko na yun na lang ang gagamitin kong lagayan ng itlog. Kaya, bumili ako ng ibang lagayan ng prutas. Ano lang to, 99 pesos. Sa Japan Home ko yan nabili. Tapos, eto naman, ano to, yung lagayan ng mga plastic na disposable. Yan, nabili ko to sa may department store. Stainless siya at mukhang matibay. Ang bili ko dito is 300 plus, 369.75. Yan, matagal ko nang gustong bumili ng ganito. May mga nakikita ako nito sa Shopee, kaya mura lang siya, kaya lang nagiging mahal dahil nga sa shipping fee. So, ito sabi ko, parang pareho lang naman. Tsaka stainless pa siya, mukhang matibay. Yan. So, tapos yon mga basahan yon, mga rug, foot rug, yan. So, bumili ako ng 3 para, kasi yung mga basahan namin dito sa paa, ano na yung luma na at napipirit na yung iba. Then, dito naman tayo sa mga hindi pagkain. Yan, ang tawag ko dito is non-food. So, bumili ako ng Ariel Powder Detergent. Tatlong pack ng tig-aanim yung binili ko. Kasi, meron pa kaming mga natira nito nung last month na nag-grocery kami. Tapos, matipid kami ngayon sa mga sabon. Kasi yung washing machine, hindi siya aksaya talaga sa sabon. Kaya, matagal na uubos sa amin yung mga ganyan. Then, Colgate toothpaste na dual. Bumili ako ng cotton. Cotton nga. Yan, sa asawa ko to. Nagpapabili siya. Tapos, etong sabon na ginagamit ko, yung Silka Papaya. Yung sabon naman ng mga bata. Isa lang din ang binili ko kasi may mga natira pa rin. Then, yung shampoo namin, yung Guard. Promo din. Ganito rin yung binili ko last month. So, 3 yung binili ko. Kasi may natira pa kami na parang isang ganito nung last month. Ang dishwashing paste, ito yung gamit namin. Yung Smart. So, isang calamansi at isang lemon na scent. Yan. Tapos, may libre sila, oh. Kagaya din nung last month, may libre din silang ganito. Tapos, disposable bag. Ito yung gamit namin na sa trash bag. Large size to. Detergent bar. Speed yung ginagamit ng nanay ko at ng kapatid ko kapag naglalaba. Tapos, alcohol. May free sila, oh. Na maliit. Isa lang din kasi may natira pa kami nung last month. So, ito, Downy. 2.
Nabudol ako dito kasi buy one, get one. Akala ko buy one, take one. Hindi pala. Buy two and then you'll get 30% off. Ganun pala dapat. So, ito yung pinili ko, anti-back. Kasi hindi din masyadong matapang yung amoy. Kasi yung binili namin last time, yung red ata, yung parang sobrang ang tapang ng amoy. And then, kitchen towel. And then, yung gamit ko na sanitary napkin na Whisper with Wings. Then, yung daily use ko na panty liners, yung Carefree. Then, doon naman tayo sa mga pagkain. So, bumili ako ulit ng Coco Crunch. Ito yung bini-breakfast minsan ng mga bata. Minsan hindi breakfast, ano. Kumakain sila niyan kapag nagme-merienda sila sa hapon. Yan din ang kinakain nila. Hinahaloan nila ng gatas yan. Tapos, marshmallow pang merienda. Halos, sabi ko nga kanina nung nag-grocery kami, sabi ko parang mas marami pa yung mga pagkain pang bata or pang snacks ng mga bata kaysa sa yung mga grocery items. Pero okay lang yan kasi mas kampante kasi ako kung nasa trabaho kami. Tapos alam ko na marami silang makakain dito sa bahay. Mas kampante ako kasi alam ko na hindi sila magugutom. So lalo na ngayon kasi ano, diba, bawal silang lumabas. So mas mabuti na yung may pagkain talaga sila sa bahay na naka-stocks na. And mga chichirya lang. No, ano lang, mga assorted na chichirya, iba-ibang chichirya para may manguya-nguya lang. Pero hindi naman yan ano, natatagalan. Siguro mga 2 araw nauubos na namin yan. Mga biskuit, yan, maraming mga biskuit. Ang madalas dito na nauubos sa amin is mga biskuit talaga kasi yon, ito yung mga pangmeryenda ng mga bata. So minsan kapag naubusan na, bumibili na lang ako sa may malapit na convenience store dito sa amin na nadadaanan lang. So yan, mga random na mga biskuit, Hansel, My Hero, mga Fruities, 2 to. Promo din, buy 2 for only 88. Then ito Bingo, Combi na biskuit, ito Fita. Yan, Pita, then Sky Flakes. Yan, ito, ano to, sinasawsaw nila or pinapartner nila sa kape. Ito din, nilalagyan ng peanut butter ni Ate Kai Kai, tapos hinahalo din sa, pinapartner din sa kape or sa gatas. Tapos, ito, Coco Butter, ano to, favorito ni Abby. Naalala nyo ba to, nung kabataan natin, Sunshine. Nakakamiss lang kumain nito. Sobrang sarap nito ha. Buti na lang may mga nakikita pa tayong ganyan ngayon. The Nips. Yan. Meron din tayong mga biniling mga ito, oh, mga ready to drink drinks. May mango flavor, strawberry. Akala ko to ano? Akala ko to orange. Mango flavor pala to. Tapos may strawberry. Tapos meron din tayong original flavor or milk. So meron tayong biniling Alaska milk dahil yan yung gamit ni Abby na gatas. Then ito isang pack lang ng Nescafe ang binili namin dahil meron pa kami isa nito na natira. Tapos bumili rin ako ng Nescafe stick. Ito yung dinadala ko sa opisina. Dahil ito yung ginagamit ko na... O, ito yung iniinom ko na kape everyday. Tapos, bumili tayo ng Milo. Yan. Ginagawa nila... Hindi nila iniinom to. Ginagawa nilang ulam. Hinahalo nila sa kanin. Yan, masarap daw yan. Tapos, bumili tayo ng... pork cubes. Hindi na ako bumili ng chicken cubes kasi meron pa kaming isang ganito din, isang box. So, pork cubes lang. Tapos, may free na sila ng bihon. Then, bumili tayo ng all-purpose flour dahil wala na tayong all-purpose flour. Tapos, bumili rin tayo ng mga asukal. Ito, white sugar. 3 kilo ang binili ko. Ginagamit namin yan kapag nagkakape. Or kaya kapag nag-bake ako, ganyan. Yun. Pero kadalasan sa kape talaga. Brown sugar.
isang kilo kasi ito yung ginagamit kapag nagluluto ng merienda, yung mga saging, ganyan. So, yan din ang ginagamit. Ito, oh, binili namin to sa Japan Home. Jam siya. Apricot and mango jam. 66 pesos. Try lang kung masarap siya. Bumili din tayo ng soft drinks. Kung napapansin nyo, wala kaming biniling Cali ngayon. Yung lagi kong binibili na drinks ng Cali drink. Kasi last week lang, nag-celebrate ako ng birthday ko. Tapos bumili ako ng Cali. So, yun. So, ibig sabihin, kakainom lang namin sa Cali. So, sabi ko, hindi na muna tayo bibili ngayon. Kasi, ano, parang yung mga bata, parang nagiging addict na sa Cali. So, sabi ko, wag na muna. Siguro, by next month na lang muna. Pahinga muna tayo sa Cali. Kasi, medyo ano na, yung katawan, punong-puno na ng Cali. So, pero syempre, hindi ko nakalimutan yung mga soda. So, isang Coke at isang Orange or Royal. So, ano lang naman yan, once a month. Tapos, usually kapag nagdi-dinner kami, kapag weekend yan, yan ang iniinom namin, pang partner sa ulam. Tapos, bumili ako ng tea. Ito, Susan Baker. Mura lang to. 50 pieces to, ang laman. Pero, ang prices nasa 130 plus, 134 ata. Yan. Maganda sana kung Lipton, pero sobrang mahal naman ang Lipton. Okay na ako dito sa tea. Then, garlic powder. Yan. Masarap to kapag nagluluto kayo. Ito yung hinahalo. Yan. Kasi lumalabas talaga yung lasa or yung amoy ng garlic. Then, Bitsen, Ajinomoto. Tapos, ito pinakurat. Favorite to ng asawa ko kapag pang sausaw. Tapos, ketchup. Kasi favorite din niya ni Ate Kai Kai. Pang sausaw sa mga prito. Bumili kami nito nung pancake syrup na choco. Kasi, nagluluto yung kapatid ko lagi dito ng merienda nila na hot cake or banana hot cake, ganyan. So, ito yung pang toppings lang. Then, suka. So, Silver Swan yung brand na gusto ng asawa ko eh. When it comes to toyo at suka. So, half gallon lang kasi meron pa kaming natira. Ito din, half gallon lang din. Yung last time kasi na bumili ako ng isang gallon ng toyo, parang dalawang buwan, more than 2 months before siya naubos. Sabi ko, isa na lang. Kasi parang too much na rin yung, para paiba-iba yung expiry. Fresh yung lagi nyong nabibili. So, sabi ko, sige. Pero mas nakakamura talaga ha, kapag bumili kayo ng mga malalakihan. Pero okay na to. Then, bumili tayo ng mga canned goods. Ito, sardinas. Apat lang, kasi meron pa rin natira. Then, beef loaf. Apat din. Then, supposedly, ang bibilhin ko is yung star na beef loaf. Pero, walang stocks. Tapos, star corn beef. Hello! Hello! Good afternoon! Opo. Bagong gising si Abby. Yan. Tapos, star corn beef. 5 yung binili ko. Tapos, tableya pang champorado ni Abby. Tapos, pansit canton. I think 10 pansit canton ang nabili namin. Tapos, meron ding noodles na itnok. Hello, ate! Hello! Bagong gising din yan si ate. Yan, so, tapusin ko lang to, ate, ha? Tapos, yun, noodles. So, ito yung favorite nila na noodles. Yung Lucky Me Itnok. Masarap to kapag nilalagyan nyo to ng itlog. Yan. Tapos, bumili ako ng dalawa nito, oh. Yung Mi Goreng. Lucky Me Mi Goreng. Yan. Try lang kung masarap. Tapos, bumili rin tayo ng Magic Sarap. Yung maliliit. Yan. Dalawa lang din ang binili ko kasi madami pa yung
natira kasi madami yung binili ko nung last grocery natin kasi parang may free ata yon yung Ladel, di ba? So, okay, dito naman tayo sa mga prutas at gulay. So, itlog. May itlog tayo dyan, pero hindi kasama yan sa binili namin kanina kasi hindi kami bumili nung isang araw pa namin to binili. Kaya nga, may kuha na siya. Hindi kami bumili ng itlog doon sa supermarket kung saan kami bumibili. Kasi napansin ko, ilang buwan na kami nag-grocery doon, bawat itlog na binibili namin may sira or kay something may bulok. Ayaw na ng asawa ko na bumili doon. So, hindi na ako bumili. So, bumibili kami dito na lang sa malapit sa may sa amin. Yan. Tapos, bumili din tayo ng tinapay. Yan. Then, mga prutas. So, may lemon tayo dito. May saging. Meron tayo papaya. Tapos, bumili kami ng ito o yung guyabano. Namimiss ko na ang kumain ito. Gagawin namin yung shake. Magsishake kami ng guyabano kasi masarap yan. Then, ito, kamatis. Then, gulay. Yung favorite namin na gulay dito is petchay. Kaya marami akong biniling petchay kasi mahilig kami magsabaw. Yan. Tapos, ito, sibuyas, bawang, apple para kay Abby. Tapos, bumili tayo ng CDO burger ulit. Ito, mga crispy burger. Ito. Apat ang binili natin. Tapos, bumili tayo nito. Itatry namin to yung crispy burgettes. Basta ganun. Itatry namin kung magugustuhan nila. Tapos, bumili rin ako ng mga kaunting karne. Pang sabaw-sabaw lang. Lahat to mga buto-buto. Mura kasi yung mga buto-buto. I think mga 150 pesos na ang kilo. Pero mga buto-buto siya pero marami pang mga laman-laman sa loob. So, yan yung madalas na sinasabaw namin. Tapos bumili rin ako ng kaunting yung may laman, ganyan oh, para pangsahog naman 'to sa pansit. Yan. Tapos bumili tayo ng mga oil, yung nakaripak. Nagmahal yung oil. I think mga 70 plus na siya ngayon. Oo, pero okay pa rin. Mura pa rin compared doon sa mga may brand na oil. So, yan yung mga oil na ginagamit namin. I think ito na lahat. Ito na lahat yung mga napamili natin. Tapos, yon. Aunahin ko lang tong ayusin. Tapos, ilalagay ko sa ref. Actually, kagabi, naglinis na ako ng ref. Kasi, alam ko na mag-grocery ako. So, sabi ko, lilinisin ko na yung ref para dire-diretso na lang. Sampak-sampak na lang. Tapos, meron akong mga hinugasan dito na mga containers. Yung mga ginagamit ko sa mga pag-organize ng mga groceries. Yan, hinugasan ko na yan kagabi. Diyan ko muna nilagay kasi nga nandito yung mga grocery items natin. Tapos, ito din yung iba. Yan, mga garapon. Hinugasan ko na rin lahat ng yan. Sa susunod na video naman, get it all done video tayo. So, maglilinis, mag-organize ng mga groceries, mag-prepare ng mga ingredients, yan. So, everything about homemaking. So, thank you for watching and see you on our next video. Thank you, bye-bye! Hello, ate! Kakagising lang ni Ate Kai. Mag-snacks ka? Ano gusto mo snacks? Wala. Pili ka lang dyan.